Praise God. Good morning, everyone. Welcome to the Life Giver Church When New Life Begins. And we welcome you sa ating pong third Sunday for the month of August. At tayo po ay pinagpalang magsama-sama muli. Maging kayo man ay nasa iba't ibang bahagi ng probinsya at lungsod ng Pilipinas. At maging kayo man ay nasa iba't ibang bahagi ng mga bansa sa daigdig across the globe. We want to welcome you this morning and we are so excited to share with you the message of the Lord for today. At nagpapasalamat po kami sa Panginoon and we appreciate you so much for joining us even through Facebook live streaming over the internet. At ang panalangin namin ay maabot po kayo ng pagbating ito na kayo po ay nananatiling nasa mabuting kalagayan, iniingatan at pinagpapala ng ating pong Panginoon. At sama-sama po tayong manalangin na daway mag-dissipate na po slowly-slowly kung hindi man bigla ang pag-alis ng COVID-19. Panalangin po natin na matapos na ito pong pandemic na ito, ito pong COVID-19 crisis na ito na nararanasan po ng Pilipinas at ng iba't ibang bahagi ng mundo. At ito po ay parang pwersahang tayo po ay nasa ilalim ng quarantine. I would consider this to be, hallelujah, a forced quarantine na wala tayong magawa kung hindi magpailalim at magpasakop sa kung ano po yung itinatakda, lalong-lalo na ng ating pong pamahalaan patungkol sa kaligtasan, pag-iingat at pagsunod sa mga actually minimum health protocols na ipinatutupad sa atin. Maraming salamat po. Meron nga akong nabasa, hallelujah, pinadala ng aking kapatid na si Brother Rador. Sabi nga, grabe na itong lockdown na ito. Grabe na itong lockdown na ito. Yung kapitbahay namin, kinakausap na yung kanyang alagang pusa at nawawala na sa sarili. Kaya sabi nung kapitbahay, nang makita ko yung kapitbahay namin kinakausap na yung kanyang pusa at nawala na sa sarili, ikuinwento ko dun sa aso namin. Tawa ng tawa yung aso namin. Kaya grabe na talaga itong lockdown na ito. So yun po yung, sabi nga, meron pang isang kwento na talagang grabe na itong lockdown na ito. Sabi nung kapitbahay, tama ba yung ginawa ng kapitbahay ko? May lagnat pa yung asawa, pinakremate na. Nilalagnat pa lang yung asawa, pinakremate na. Tama ba yun? So grabe na talaga itong lockdown na ito. Kaya mga minamahal na mga kapatid, mga sumusubaybay at makasama natin sa gawain, sa Grace Family across the globe and across cities and provinces in the Philippines, magandang umaga po sa inyong lahat. At kami po'y nagagalak at natutuwa na marami po ang naaabot ng Facebook live streaming po na ito. At maniwala po kayo, ang ating pong worship service ngayong umaga ay nakararating to as far as many cities across the globe. Meron po tayong mga sumusubaybay sa Seattle sa Washington, sa United States. Meron po tayong mga kapatid na sumusubaybay sa Arizona, sa Riverside, California, sa Santa Clarita, California, maging sa Hollywood, California, ay may mga sumusubaybay po tayong mga kapatid. At maniwala kayo to, as far as nations and cities in Europe, meron po tayong mga kapatid na ngayon ay sumusubaybay sa Germany,
Meron po tayong mga kapatid na sumusubaybay sa Barcelona sa Spain, sa Madrid, Spain. Yung po mga kapatiran po natin sa Amsterdam. At higit sa lahat yung mga kapatid po natin sa Italy, sa Caserta, Italy, sa pangunguna po ni Ate Remy, Pastora Remy Vargas. At tayo po'y nakararating din sa iba't ibang bahagi at bansa ng Middle East. Meron tayong mga kapatid na sumusubaybay sa Bahrain, sila Kuya Nes Cortez, mga kapatid po natin sa Panginoon sa Bahrain. Meron po tayong mga kapatid sa UAE, United Arab Emirates, maging sa Saudi Arabia, sa Dubai, at higit sa lahat yung mga kapatiran po natin, Grace Family, sa Doha, sa Qatar, sa pangunguna po ni Pastor Teng Leynes. At hindi lang po sa Middle East, hindi lang po sa Amerika, hindi lang po sa Europe, kung hindi meron po tayong mga kapatiran sumusubaybay even sa UK, sa United Kingdom, sa London. At hallelujah, we are reaching to as far as many cities in the globe. At meron po tayong mga kapatid na ngayon ay kasama nating nagdiriwang at sumusubaybay sa party po ng Asia, sa Singapore, sa Malaysia, sa Indonesia, sa Hong Kong, sa Japan, mga kapatid na sumusubaybay po sa atin at mga kapatiran po natin yan sa Grace Family, sa The Life Giver Church. At meron din po tayong mga kapatid na ngayon ay kasama natin nagsa-celebrate sa Palau, kahit po sa Papua New Guinea. Hallelujah! Salamat sa Panginoon that through our Facebook live streaming, we can reach to as far as many nations in the globe. At meron din tayong mga kapatid na ngayon ay sumusubaybay sa Japan, hallelujah, sa Hong Kong, at sa iba't iba pang parte. Lalo na po yung mga kapatiran po natin, yung aking pong ate, mga kapatid po natin sa Melbourne, sa Australia. Hallelujah. At iba't iba pang bahagi. Meron po tayong mga kapatiran, naalala ko lang, meron po tayong mga members na ngayon ay nasa Canada at sumusubaybay po sa atin sa Canada. Hallelujah. Meron pa akong napansin kanina na isang kapatid na sumusubaybay sa atin sa Glendale, sa California. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. At sa mga provinces naman po in the Philippines, kung hindi ko man nabanggit yung iba pang mga bansa, meron po tayong mga kapatiran ngayon na sumusubaybay sa iba't ibang probinsya at lungsod ng Pilipinas. To as far as Pangasinan, Candelaria, Quezon, Zamboanga, Sibugay, Cagayan de Oro, Bukidnon, Cebu, Iloilo, Bohol. Meron po tayong mga kapatid na sumusubaybay to as far as Samar. Hallelujah. At saka po sa Bicol Region, sa pangunguna po ni Kuya Jerome. At maging sa Bataan, sa pangunguna po ni Kuya Purge. At sa Candelaria, sa pangunguna po nila Ate Excel. At sa iba't iba pang bahagi. Dito po sa parte ng Rizal, sa pangunguna po nila Ate Joe Cortez. At hallelujah, sa iba't iba pang parte. At sa araw pong ito, nais po naming batiin ang mga kapatid po natin, ang Grace Family, sa Taguig, na ngayon po ay nagse-celebrate ng kanila pong 25th anniversary. Sa pangunguna po ni Pastor Joel Olarte at ni Ana, Ma'am si Ana Olarte. Congratulations po at pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyo pong pagdiriwang ng 25th taon na paglilingkod sa atin pong Panginoon. By the way, pinararating din po natin ang ating pong pagbati sa mga kapatid na ngayon po ay sumusubaybay sa atin sa Mindoro Oriental, sa Mansalay, sa pangunguna po ni Pastor Jim, at sa Victoria, sa pangunguna po ni Pastor Alex. So pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon at dalangin namin na magkita-kita na po tayo sa lalo at mabilis na panahon pagkatapos po ng COVID-19 pandemic. At ang forecast ay hanggang October na lang po ito. At yan itinataya na kung tayo lang ay magiging masunurin at makikiisa sa pagsunod sa mga ipinatutupad na health protocols. Naniniwala tayo na unti-unti magdi-dissipate until one day ay i-declare po natin ang Philippines as a COVID-free nation. Hallelujah. May vaccine na po. May vaccine na. At marami pong nag-o-offer sa Pilipinas ng bakuna. At yan po ang kagandahan ng ating pong pangkasalukuyang pamumuno na maayos po yung foreign relationship po natin. Kaya
Hallelujah. Dahil dyan, ay marami po tayong mga karatig na mga bansa na nais pong tumulong at sumuporta sa ating bansa. Unang-una na po ang Russia na nag-offer po ng Sputnik COVID vaccine. At saka po ang Amerika ay nag-o-offer din po. At saka po ang China. At marami pang mga bansa na nag-o-offer ng tulong sa atin pong minamahal na bansang Pilipinas. Kaya sa matuling salita, naniniwala po tayo na malapit na tayo po'y magbabalik sa atin pong pagtitipon, sa atin pong, bagamat sinasabi nila, new normal na uri ng pamumuhay. So salamat sa Panginoon. Hallelujah. At ang isang bagong balita ay ang klase ay magre-resume hindi na po sa August 24 o 25, kundi magsisimula na po sa October 5. Pero may mga pribadong eskwelahan tulad po ng ating eskwelahan, ng Life Giver Academy, na kung tayo lang ay makatutupad at makasusunod, makakocomply sa hinihingi ng Department of Education na maipakita natin ang ating kahandaan, ang ating preparedness, ay bibigyan ng pahintulot at certification na kahit man ang public schools at ang mga eskwelahan ay magsisimula sa October 5, pwede na po tayong magsimula ng August 24 kung makukomply po natin ang hinihinging requirements ng Department of Education. So paumanhin po, maraming pagbati at marami pong paalala. Pero sa loob ng nalalabing ilang sandali, pag-uusapan po natin at pag-aaralan po natin ang mensahe ng Panginoon para sa araw na ito, para po sa ating lahat. At ang akin pong panalangin ay sa pamamagitan ng simpleng mensahe na akin pong isasubmit, ay mapagpala ang bawat isa at masumpungan po natin ang panibagong lakas at katatagan para tayo po'y makapagpatuloy sa gitna ng pandemic na atin pong nararanasan. Ako po, labis at matatag ang aking paniniwala na itong COVID-19 pandemic ay hindi dapat maging hadlang sa anumang kalooban at plano ng Panginoong mabuti para sa atin. The COVID-19 should not be a hindrance to fulfilling the will of God for our life. It should not be a hindrance. Kahit man ito'y kinatatakutan, pinangangambahan, nakaaway, hindi pa rin tayo dapat mapigilan sa pagtupad at pagsunod sa kung ano yung kalooban at plano ng Panginoon para sa ating lahat. It should never be a hindrance. Nasa umaga pong ito, hallelujah, tayo po ay mag-aaral at samahan po ninyo ko sa atin pong pagpapahayag ng mensahe ng Panginoon. And I would like to entitle our topic for this morning, hallelujah, we cannot outgive our God. We cannot outbless our God. Ang konsepto po ng mensaheng ito ay nagpapahayag na hindi natin madadaig ang Panginoong Diyos sa pagkakaloob ng biyaya at paggawa ng mabuti sa ating lahat. The word outgive simply means we cannot surpass. We cannot surpass or we cannot outdo what God can do for all of us. Hindi natin madadaig ang Panginoon. Hindi natin mahihigitan ang pwedeng ibigay at pwedeng gawin ng Panginoon para sa atin. Kahit gaano kalaki, kahit gaano kataas, kahit gaano kadakila ang iyong paghahangad na pagpalain ng Diyos, magkaloob sa Diyos, hindi mo pa rin kayang daigin at hindi mo pa rin kayang maunahan at madaig ang Panginoon sa larangan ng pagbibigay ng pagpapala sa iyo at sa larangan ng paggawa ng mabuti sa buhay mo. At yan po ang ating tatalakayin. And if you have your Bible with you tonight or today, and whatever gadgets you want to use for our lesson this morning,
Hallelujah. Meron kayong cellphone, meron kayong iPad, or whatever gadget you want to use, or your Bible. Please turn with me and open your Bible sa 2 Corinthians chapter 9 and allow me to read verse 10 from the New King James Translation, then later on, basahin natin sa ibang salin. So, are you ready? Hallelujah. Buksan po natin 2 Corinthians chapter 9, verse 10. Now, may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness. Hallelujah. So from the New King James Translation, now may He, our God, who supplies seed to the sower and bread for food, supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness. Hallelujah. Pagka babasahin natin sa mga contemporary version like the Amplified Translation, ganito naman ang mababasa po natin sa Amplified. Ang sabi, now he who provides seed, our God, he who provides seed for the sower and bread for food will provide and multiply your seed for sowing. That is your resources. And increase the harvest of your righteousness. Now what is righteousness? Which shows itself in active goodness, in kindness, and in love. So napakaganda po ng salin sa Amplified, nang sabi po, ang Diyos na siyang may kakayahang magkaloob ng ating binhi para itanim at ng ating tinapay at pagkain para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan ay ang siya ring may kapangyarihan at may kakayahang palaguin ang mga binhi at pasaganain ang ating mga buhay upang tayo po ay maging masagana sa paggawa ng mabuti at sa pagkakawang gawa. Yan po ang mensahe para po sa umagang ito at simulan po natin ang ating pong pagtalakay. Sa simula pa lang po nang lalangin ng Diyos ang tao, ang mundo na ginagalawan natin ay kumikilos po sa tinatawag na choices. Binigyan po tayo ng Diyos ng kapangyarihang mamili. Sabi nga, from the beginning of time, there have been two worldviews. Meron dalawang puno at merong dalawang uri ng buhay. Sa pasimula pa lamang. Kaya nga, isa sa pinakadakilang kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin bilang tao ay ang tayo po'y binigyan ng Panginoon ng karapatang magpasya para sa ating sarili. Binigyan tayo ng Diyos ng karapatang mamili. Ang tawag po dyan ay pre-gift of volition. Pre-gift of will. Yan po ay walang bayad na ibinigay sa atin na tayo po ay binigyan ng karapatan bilang tao na magpasya kung ano ang gusto nating maging sa buhay natin. Meron tayong choices. Kaya ang mundong ito ay umiiral sa prinsipyo na meron kang pamimilian. Meron kang pagpapasyahan na mangyari sa buhay mo. Sa pasimula, hindi ba nang lalangin ng Diyos si Adan? Pagkatapos nalikain o lalangin ng Diyos si Adan, inilagay ng Diyos si Adan sa gitna ng hardin. At ang tawag dito ay Hardin ng Eden. At nang siya'y ilagay sa Hardin ng Eden, binabalaan siya at pinaalalahanan ng ating Panginoong Diyos na ang hardin na ito ay naglalaman ng lahat ng punong kahoy na pwede mong kainin. Huwag mo lang kakainin ang bunga ng puno na nasa gitna ng hardin.
So sa gitna ng hardin, may dalawang pangunahing puno. Ang puno ng buhay at ang puno na nagbibigay ng pagkaunawa at pagkaalam sa mabuti at sa masama. So dito pa lang ay malinaw na ang Diyos ay nagbibigay ng kapangyarihan sa tao na mamili. So ang sabi ng Panginoon, baka kain mo ng malaya ang lahat ng bunga ng punong kahoy sa halamanan, huwag mo lamang kakanin ang bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman patungkol sa mabuti at sa masama. So dito po may choice na, may prerogative na, meron ng right to choose si Adan. Sa pasimula pa lamang. Hallelujah! At nakakalungkot lang na sa halip na piliin ang bunga ng puno ng buhay, ang kinain niya ay yung bunga ng puno sa pagkaalam ng mabuti at masama. At ang tagubilin, once na hinipo mo at kinain ng bunga, tiyak na ikaw ay mamamatay. Di ba ang sabi po, do not eat of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, because once you eat, in dying you shall surely die. Ang original translation po, in dying you shall surely die. Hallelujah. Sa kamatayan, tiyak na ikaw ay mamamatay. Kaya yan po ay power to choose from the beginning. So sa pasimula pa lamang, meron ng tinatawag na two world views. Hallelujah. Kaya sa buhay natin, meron kang pagpipilian eh. Kung ano ang gusto mong maging sa buhay mo, ikaw ang may karapatang mamili. Kaya nga yung mensahe natin nung nakaraang Sunday, hindi pa rin ang Diyos ang may control sa tao. Hindi ang Diyos ang nagko-control sa tao. Bagamat ang Diyos ay nasa gitna ng anumang sirkumstansya at pangyayari sa buhay ng tao, hindi pa rin ang Diyos ang kumukontrol sa tao. Tayo pa rin ang may kapangyarihan sa gusto nating maging ang buhay natin. Kaya nga may kasabihan, your destiny is not a matter of chance. Your destiny is a matter of choice. Ang takbo ng buhay mo ay hindi nagaganap sa swerte-swerte o pagkakataon lang. Kung hindi ang anyo ng buhay mo ay nakasalalay sa kung ano ang pinagpasyahan mong maging ang buhay mo. So your destiny is not a matter of chance. Your destiny is a matter of choice. Meron pang isang karagdagang kasabihan. Nang sabi, if it is to be, it is up to me. If it is to be, it is up to me. Hallelujah. What would you like to be in the future? It is up to you. Kaya wala sa kapitbahay mo ang karapatang mamili ng buhay para sa iyo. Kahit nga ang mga magulang sa mga anak, ang mga anak pa rin ang may choice kung anong gusto nilang maging ang buhay nila. Kahit na gaano karaming pagpapaalala at babala na ito sana ang nais naming maging para sa iyo anak, pero ang anak ay may sariling kapasyahan. Na pagdating ng panahon ay hindi masisisi ang mga magulang. Sapagkat ang bawat individual ay may kapangyarihang magpasya ng kung ano ang gusto niya na maging para sa kanyang sarili. Lalong-lalo na sa larangan ng ating kaligtasan. Lalong-lalo na sa larangan ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, individually, mayroon tayong karapatang mamili. If it is to be, it is up to me. You have the power to choose. Nung nakaraang Sunday na tinalakay natin, hindi ba't sa kasaysayan ng tatlong Hebrew children, sila'y binigyan ni Haring Nebuchadnezzar ng choice. Either ikaw ay sasamba sa ribuldong ginto
or ikaw ay sasamba sa tunay na Diyos. Kapag ikaw ay hindi sumamba at lumuhod sa ribultong ginto, ikaw ay itatapon sa pugon. At kung ikaw naman, hallelujah, ay sumamba sa ribultong ginto, hindi ka itatapon. Kapag pag-aaralan po natin yung Deuteronomy, yung Daniel chapter 3, verses 28, sinasabi ng hari, si Shadrach, si Meshach at Abednego, na binigyan ko ng karapatang mamili, ay pinili pa ang sila ay itapon sa pugon. Hallelujah, wag lamang sumamba sa Diyos-Diyosan bilang pagpapahayag ng kanilang pagtitiwala sa Diyos na kanilang pinananampalatayanan. So mas pinili pa ng tatlong Hebrew children ang sila'y itapon sa pugon kaysa sa sumamba sa Diyos-Diyosan. Hallelujah! Pinili nila ang sambahin ng tunay na Diyos kapalit ng kanilang kaparusahan. Pero sila ba'y pinabayaan ng Diyos? Nang sila'y itapon sa pugon, makapitong beses pinainit, namangha ang haring Nebuchadnezzar sapagkat tatlo lamang ang iginapos na tao, pero ang nakikita niya sa gitna ng pugon ay apat at ang pang-apat ay anyo ng ating Panginoong Jesucristo. So they choose to worship the genuine God rather than to worship the image or the idol. Kapalit ng kanilang kaparusahan. Pero hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Ulitin ko po, sa mundong ginagalawan natin, tayo po ay may, hallelujah, merong tinatawag na choices. Meron kang pipiliin. Sabi nga sa Genesis 8:22, habang ang lupa ay lupa, habang nandito pa ang planet Earth, may panahong magtanim at may panahong umani. Laging may choice, pagtatanim at pag-ani. Sabi, merong taglamig at tag-init. Merong, hallelujah, winter and summer. Merong day and night. At lahat ng ito hindi maglalaho hanggang may planet Earth. Kaya merong dalawa kang nakikita. Araw at gabi, init at lamig. Hallelujah. Pagtatanim at pag-ani. May mga choices. Sabi sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, I call heaven and earth as witnesses today against you. Sabi, I call heaven and earth as witnesses today against you that I have set before you. So ang Diyos ay naglalaan. Ang Diyos ay nagkakaloob. Hallelujah. I have set before you life and death. Blessing and cursing. Hallelujah. Pero tayo po'y tinuturuan ng Holy Spirit. Therefore you choose life. Piliin mo ang buhay upang ikaw at ang iyong lahi ay mabuhay. So meron tayong choices. I call heaven and earth. I have set you this day. Hallelujah, na merong buhay at kamatayan, merong sumpa at pagpapala. Para sa akin, piliin mo ang buhay upang ikaw at ang iyong sambahayan ay mabuhay at pagpalain. Hallelujah. Kaya meron pong dalawang world views. Tignan po natin yung dalawang uri ng buhay at dalawang uri ng paniniwala. Dalawang uri ng paniniwala. Two worldviews and two way of life. Number one, hallelujah, yung pong karma. Ano ba yung karma? Sabi po, karma is you reap what you sow. Kung ano ang itanim mo, siya mong aanihin. Meron pong good karma, merong bad karma. Pero madalas ang karma ay ginagamit sa bad karma. Kung anong itanim mo, siya mong aanihin. At ang sanlibutan ito, ang umiiral na prinsipyo ay karma.
habang nabubuhay tayo sa mundong ibabaw, ang umiiral na panuntunan ng sanglibutan, ng sistema, ay sistema ng karma. Hallelujah! Ano ba yung karma? Do good, get good. Do bad, get bad. Hallelujah! Kaya nga, pag gumawa ka ng masama sa kapitbahay mo, huwag kang magagalit kung yung aso nila dumumi sa gate ninyo. Kasi kung gumawa ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Kung gumawa ka ng masama, aani ka ng masama. Yan ang umiiral na panuntunan ng sanlibutan. Diba? Hallelujah. Si Job, sabi nga ni Job, kapag ikaw ay nagtanim ng masama, aani ka ng masama. Pag nagtanim ka ng hangin, aani ka ng whirlwind. If you sow to the wind, you will, hallelujah, you will reap whirlwind. Kaya yan ay ang umiiral na sistema. Karma is about retribution. Hallelujah. Ibig sabihin yung return. Retribution is recompense. You are expecting a reward or you are expecting a punishment. Ang tawag dyan, retribution. At yan ang karma. Pag may ginawa kang mabuti, mag-e-expect ka na may gawing mabuti pabalik sa'yo. Retribution yan. At yan ang umiiral sa mundong ibabaw. Kahit hanggang sa kasalukuyan, sa buhay na meron tayo ngayon. Ang sabi po, karma deals in payback. Pero ang grasya, it deals with peace. So yan ang karma. Two world views. Tingnan natin yung hallelujah, yung isa pa, yung grace. Grace is you reap what someone else has sown. Ang grasya, inaani mo yung itinanim ng iba. Hallelujah. Kaya sa grasya, lahat ng pinaghirapan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang biyaya at benepisyo ng kanyang pagpapakasakit ay tinatamasa ng bawat isa sa atin na hindi karapat-dapat tumanggap ng biyaya. Sabi nga, life is unfair. Life is unfair. Bakit unfair ang buhay? Ikaw ang nagkasala, si Jesus ang pinarusahan? Ikaw ang nagkasala, si Jesus ang namatay? Kaya nga, hallelujah, mga minamahal, huwag kayong maniniwala na kami na yumayakap at naniniwala sa Ebanghelyo ng Grasya ay hindi nagtuturo na walang consequence at walang sirkumstansya ang paggawa ng masama. Hindi namin itinuturo na ang sin walang consequences. Hindi namin tinuturo yon. Ang katotohanan, ang kabayaran ng kasalanan, hindi sakit at karamdaman. Pag nagkasala ka, hindi ka bibigyan ng Diyos. Ayon sa Bible, ang taong nagkasala, hindi binibigyan ng sakit at karamdaman lamang. Ayon sa Bible. Anong kabayaran ng kasalanan? Sakit at karamdaman? Kahirapan? Pagkalugi? Pagkaplap ng gulong sa ng iyong sasakyan? Pagre-rebelde ng mga anak mo? Pagkagumon sa bisyo ng iyong mga anak, yan ba ang kabayaran ng kasalanan mo? Ang Bible ay nagtuturo na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. The wages of sin is not sickness. The wages of sin is not just poverty. The wages of sin is death. At sino ang nagkasala? Hindi ba ikaw? Hindi ba tayo? Pero sino ang nag-alay ng kanyang buhay para mamatay alang-alang sa kasalanan mo? Ang Panginoong Jesus. Kaya unfair. Ang Panginoong walang kasalanan ay ginawang kasalanan, unfair. Upang ikaw na makasalanan ay ituring na matuwid, unfair. Biro mo, si Jesus na walang kasalanan, itinuring na makasalanan? Para lamang ikaw na makasalanan ay ituring na maging banal at maging matuwid. Hindi ba unfair ang buhay? Pero pinayagan ng Panginoon yan. Sapagkat ang Panginoon ay mayaman sa grasya. At ang grasya ay nagpapahayag
na si Jesus ang nagpakahirap, ikaw ang nakinabang. Hallelujah. Amen? Si Jesus ang nagpakasakit, ikaw ang pinagpala. Yan ang grasya. Kaya sa grasya, tatanggap ka na lang. Hindi ka na magpapakasakit para pagpalain. Sapagkat sa grasya, inaani mo ang hindi mo itinanim. Kaya sabi ng Panginoon sa bansang Israel, pagpapalain ko kayo, titira kayo sa bahay na hindi kayo ang nagtayo. Iinom kayo sa balon na hindi kayo ang naghukay. Kakain kayo ng mga bunga ng pananim na hindi kayo ang nagtanim. Iinom kayo ng gatas sa mga baka na hindi kayo ang nag-alaga. Hallelujah! Ibig sabihin ito, grasya mga kapatid. At yan ay ang isang umiiral na prinsipyo sa mundong ito. Kung ikaw ay sasampalataya at mananalig sa Panginoong Hesukristo. Hallelujah! So that's grace. And that's the kingdom of God. The kingdom of God runs on grace. God is good to you, period. Hallelujah! Ang Diyos ay mabuti. Hallelujah! At huwag ka nang magdagdag. Hallelujah! Kasi ang Diyos ay mabuti, mabuti. Wala nang karugtong. Hallelujah! Ang Diyos ay mabuti kasi nagbigay ako eh. Kasi inialay ko yung buhay ko eh. Kasi nanalig ako. Walang bearing yung kasunod. Sapagkat hindi mo mapagbabago, ang Diyos ay mabuti. Kahit masama ka, ang Diyos ay mabuti. Hindi ka man tapat, ang Diyos ay mananatiling tapat. Hindi mo man siya mahalin, iibigin ka pa rin ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na mabuti. And that's grace. Grace is about forgiveness. Grace is about mercy. Grace is about loving kindness. Alam po ba ninyo yung loving kindness? Loving kindness is, hallelujah, loving is the heart of God. Kindness is the hand of God. Yung loving kindness ay dalawa. Yung loving ay ang puso ng Diyos, yung kindness ay ang kamay ng Diyos. Kaya yung loving kindness ay puso at kamay ng Diyos. Hallelujah. At yan ay masagana sa ating lahat. Hallelujah. And favor, not retribution or return on investment. Hallelujah. Grace deals with peace and not a payback. Kaya kung tayo po dito sa lupa ay mamamahay o mamumuhay sa dalawang kaharian, kaharian ng mundong ito na umiiral ay gumawa ka ng mabuti, tatanggap ka ng mabuti, o ikaw ay mamumuhay sa prinsipyo ng hallelujah, ikaw ay magtitiwala sa Panginoon at ikaw ay mamumuhay sa kaharian ng Diyos. Pero hindi natin maiaalis ang katotohanan na tayo po'y nananahan sa dalawang daigdig. Hanggang hindi pa po tayo umuwi sa ating tahanang magpakilanman sa langit, mabubuhay ka pa rin sa dalawang daigdig. Ang daigdig na napakahalaga ng pagtatanim at pag-ani, at ang daigdig na ikaw ay tumatanggap ng biyaya kahit hindi ka nagtanim. Yan ang grasya. At napakasarap mamuhay, hallelujah, sa dalawang kingdom na ito. Kung gagamitin lang natin ng tama ang buhay natin sa dalawang kaharian, pagpapalain po tayo. Hallelujah. Kaya, praise God. Actually, meron pang dalawang worldview. Yung Old Covenant at saka yung New Covenant. Hindi natin maiaalis ang paniniwalang ito. Paniniwala patungkol sa lumang kasunduan at pagtayo sa bagong kasunduan. At yan ay hindi pinahahalagahan ng maraming mga mananampalataya, pero yan po'y napakahalaga. Na maunawaan nating tayo po'y hindi na nakapaloob sa lumang kasunduan,
kung hindi tayo po ay nasa ilalim na ng bagong kasunduan. We do not belong to the old covenant, no, not anymore. Wala ka na sa luma na kasunduan. Ikaw ay nananahan na sa bagong kasunduan. Sa tanggapin mo, maniwala kat hindi, ang umiiral na kasunduan pagkatapos na si Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo ay hindi na lumang kasunduan. Pero pwede ka pa rin mamili. Kung gusto mong mamuhay sa sistema ng luma, nasa sayo ang pamimili. Pero kung ikaw ay maniniwalang wala ka na sa lumang sistema, kung hindi ikaw ay inilipat na sa isang bagong kasunduan, pagpapalain ka. Hallelujah, sapagkat ang lumang kasunduan hindi para sa iyo in the first place. Ang lumang kasunduan is for the nation of Israel in the first place. So ang sabi po sa Old Testament and New Covenant worldview, the Old Covenant law, hallelujah, the Old Covenant law-keeping covenant run on karma. Obey and you'll be blessed, disobey and you will be cursed. Yan ang lumang kasunduan. Hallelujah. Sa ilalim ng lumang kasunduan, pag tinupad mong lahat ang iniuutos ng Diyos, pagpapalain ka. Pero pag nilabag mo ang kahit isa sa 10 utos, ikaw ay parurusahan at susumpain. At walang sino man ang nakatupad sa 10 utos. Kalakip ng 113 maliliit na regulations at reglamento pa. Paano natin masusunod yan? Kaya nga si Jesus, sa bagong kasunduan, ay nagkatawang tao. Inialay ang kanyang sarili upang ganapin ang lahat ng hinihinging requirements ng lumang kasunduan, sapagkat walang sino man ang nakasunod. Hallelujah. Tinupad, ginanap. Hallelujah. At sinunod ng Panginoon ang lahat ng hinihingi ng lumang kasunduan. Kaya nga, ang sabi po, the old covenant, hallelujah, run on karma. Obey and you will be blessed, disobey and you will be cursed. The Old Testament formula is moving around the promise of do good, be blessed. So sa Old Covenant, do good, be blessed. Hallelujah, wala na tayo dyan. The New Covenant runs on grace. You are blessed because Christ obeyed. Dahil sa pagsunod ni Kristo, tayo ang nakinabang. Dahil sa ating pagsuway, siyang pinarusahan, pero dahil sa kanyang pagsunod, tayo ang nakinabang. Hindi dahil sa iyong pagsunod kaya ka pinagpala. Dahil sa pagsunod ni Kristo, kaya ikaw at ako ay pinagpala. Hallelujah, malinaw po yun. Sa New Covenant, kung sa Old Covenant, do good, be blessed, sa New Covenant, be blessed, then do good. Old Testament, do good, be blessed. New Testament, New Covenant, be blessed, do good. Hallelujah. Kaya, malayong diferensya. Mga kapatid, bago po tayo magpatuloy pa, meron pong isang magandang, nabasa ko lang po, along the line na ako po ay naghahanap, nag-prepare ng mensahe, nabasa ko po itong isang tula na ginawa ni, kilala niyo ba si Bono? Hindi si Nobo Bono, ah. Si Bono. Hindi si Bono Adasa. Hallelujah. Si Bono yung lead singer ng U2 na later on ay naging ambassador of goodwill. Di ba si Bono? Ito yung kanyang ginawang tula. Tingnan po ninyo. Parang meron siyang understanding of the word grace. Tignan natin yung kanyang tula. Hallelujah. At the center of all religions is the idea of karma. Kaya lahat ng relihiyon na umiiral ngayon, lahat, ay nakapaloob sa sistema ng lumang kasunduan. Nakapaloob sa sistema ng karma. Kung ano itinim mo, siya mong aanihin. Lahat ng relihiyon. Yan ang umiiral na golden rule sa lahat ng relihiyon. May gagawin ka.
para pagpalain ka. Sabi na, at the center of all religions is the idea of karma. You know, what you put out comes back to you. An eye for an eye, a tooth for a tooth. In physics, in physical laws, every action is met by an equal or opposite action. It's clear to me that karma is at the very heart of the universe. So ito pong worldview na ito, karma, what you sow, you will reap. Ito po ang umiiral na prinsipyo sa ating sangkalupaan. Sabi na, I am absolutely sure of it. And yet, along comes this idea called grace to upend all that as you reap, so will you sow. Ang ibig sabihin ng upend is to beat or to defeat. Hallelujah. So ang sabi niya, along comes the idea called grace to upend all that as you reap, so you will sow. Grace defies reason and logic. Love interrupts, if you like, the consequences of your action, which is, in my case, is very good news indeed, because I have done a lot of stupid stuff. So para sa atin, ituring nating mabuting balita na ngayon pwede kang mamuhay na ang umiiral na prinsipyo ay grasya ng Panginoon. Sa kabila ng nandito ka sa planetang Earth, pwede kang mamuhay na ang prinsipyong iyong gagamitin ay prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Hallelujah. Sa mga tao na hindi ito nauunawaan, payag na lang sila na ang buhay nila ay nakapaloob sa kung ano itinamo siya mong aanihin. Pero tayong nakakaunawa ng grasya, alam natin na meron tayong ginagawang dapat parusahan, hallelujah, ng Diyos, pero hindi na tayo pinarurusahan. Sapagkat ang umiiral na relasyon sa pagitan mo at ng Diyos ay grasya ng ating Panginoon. Hindi na karma ang namamagitan sa iyo, sa Kanya at sa iyo. Ang umiiral na prinsipyo sa relasyon mo sa Kanya ay hindi na karma kung hindi grasya. Kaya ikaw ay tumatanggap ng mga biyayang hindi mo pinaghirapan sapagkat ang sapat ang paghihirap ni Kristo para tanggapin ang mga pangako, lahat ng biyaya na binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo nang walang bayad. So between you and your God, there is no more such word as what you sow, you will reap. Amen? Hallelujah. Because between you and your God, what matters at yung prinsipyong gumagalaw ay grasya. Napansinin mo. Hallelujah. Maraming beses na ikaw ay hindi tapat. Pero hindi ba naging tapat ang Diyos sa iyo? So kung hindi ka tapat, ano dapat anihin mo sa Diyos? Hindi siya dapat maging tapat. Kung ikaw ay naging masama, hindi ba dapat ang anihin mo sa Diyos ay masama? Kung ikaw ay hindi umiibig sa Diyos, hindi ba dapat ang anihin mo sa Diyos ay pagkamuhi? Kung ikaw ay nagkakasala, hindi ba dapat ang anihin mo galing sa Diyos ay parusa? Pero bakit sa kabila ng lahat ng pagkukulang, kamalian at pagkakasala natin, hindi tayo pinarurusahan sapagkat sa Diyos at sa iyo, hindi mo naaanihin ang lahat ng itinatanim mo. Ang aanihin mo ay ang itinanim at ginawa ng Kanyang anak sa krus ng Kalbaryo na sapat para pagpalain tayo. Amen? So between you and your God, karma is no more operating. Ang karma ay umiiral na lang dito sa lupa. Anong umiiral sa pagitan mo at sa Diyos? Grasya. Tinatanggap mo ang hindi mo pinaghirapan. Mahal ka niya kahit hindi mo siya mahal.
Tapat siya kahit hindi katapat. Magkulang ka man, hindi siya magkukulang. Ang Diyos ay mananatiling mabuti kahit hindi ka mabuti sapagkat hindi mo naaanihin ang itinatanim mo sa Kanya. Yan ang mahalagang maunawaan natin. Kaya lang hindi yan naiintindihan ng marami. Akala natin, halimbawa, pag hindi ka nakapag-church, kinabukasan ng Lunes, naplak ang gulong mo. Agad mong iisipin, hindi kasi ako nakapag-church eh, kaya pinarusahan ako ng Diyos. At ang inani ko, gulong na plat. Hallelujah, maniwala ka, hindi ang Diyos ang nagplat ng gulong mo. Ang gulong ay may kakayahang maplat. Kahit hindi ka parusahan. Amen? May nagsasabi, hindi raw siya nakapag-tights at nakapag-offering ng Linggo. Kaya pagdating ng Lunes, andyan na lahat yung maniningil. Pinarurusahan na naman ako ng Diyos. So lahat ng akala mo, lahat ng masamang ginagawa mo, sinusuklian ng Diyos ng masama. Pero sa pagitan mo at sa Kanya, ang umiiral na prinsipyo, hindi na karma. Grasya na. Hallelujah. Now, kahit man ito ang umiiral, praise God, meron pa rin tayong choice. So, tignan natin sandali yung universal language of sowing and reaping sa iba't ibang religion. Hallelujah. Tignan natin. Meron po akong listahan. Sabi po, the universal language of sowing and reaping. Christianity, do unto others as you would have them do unto you. Sinabi yan ng Panginoon sa Matthew chapter 6, sa Matthew chapter 7, ang sabi niya, gawin mo ang gusto mong gawin ng iba sa'yo. Ang Panginoon na nagsabi niyan. Hallelujah. Sa ilalim ng lumang kasunduan, gawin mo ang gusto mong gawin sa'yo. Christianity. Confucianism, do not do to others what you do not want done, what you do not want done to you. Sabi, huwag mong gagawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Confucianism, Chinese. Hinduism, do not do to others what would cause pain if done to you. Huwag mong gagawin sa iba ang inaakala mong magpapasakit, sakit na gagawin nila pabalik sa iyo. Kung ayaw kang saktan ng iba, huwag kang manakit sa iba. Kung ayaw mong masugatan ka, huwag mong sugatan ang iba. Yan ang sabi ng mga Hindus. Sabi ng mga Muslim, alam sa kanilang Quran, no one truly believes until you wish for others what you wish for yourself. Kung titignan natin ang panuntunan ito ng mga Muslim, ng Islam. Sabi ng mga Islam, ng mga Muslim, hindi katunay na naniniwala kung ang hinahangad mo sa iba ay hindi mo hinahangad sa iyong sarili. So kung hinahangad mo sa iyong sarili ay mabuti, yan din ang hahangarin mo sa iyong kapwa. Yan ang mga Muslim. Kung ang hinahangad mo sa sarili mo mabuti, yan ang gagawin mo sa kapwa mo. Nakakalungkot lang na parang hindi ito na isa sa katuparan ng maraming mga members ng religion, kasama na ng mga Muslim. We are not against anybody, pero ito yung kanilang paninindigan. Sabi ng mga Judaism, what is hateful to you, do not do to your neighbor. Yung kinamumuhian mo, huwag mong gagawin sa iba, sa kapwa mo. Ay ba, namumuhi ka sa masama, di huwag kang gumawa ng masama sa kapwa mo. Ano mang kinamumuhian mo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Yan ang pananiniwala ng mga Hudyo. At ang sabi ng Taoism, regard your neighbor's gain as your own gain. Isipin mo ang kapakinabangan ng kapitbahay mo, ay kapakinabangan mo rin.
At nakakalungkot lang na tayo maiinggitin sa kapitbahay natin. Pagka yung kapitbahay natin, hallelujah, may bagong TV, 24 inch, gusto mo 32. Pagka binili ng kapitbahay mo, Samsung, gusto mo Sony. Diba? Ganun po. Kaya, ang sabi, kung pinahahalagahan mo yung pakinabang ng kapitbahay mo, parang yan ang isipin mo, yung kapakinabangan ng kapitbahay mo. Hallelujah. Kaya yan po ang paninindigan ng mga relihiyon. Hindi ba? Anong umiiral dyan? Ang umiiral sa relihiyon ay sowing and reaping. Kung ano itinay mo, siya mong aanihin. Yan ang relihiyon. Hallelujah. Kasama na dyan ang Christianity. Kung hindi mabubuksan ang Kristyanismo sa grasya, ang Christianity, ganyan din ang klase ng pamumuhay. Kaya marami tayong mga kasama sa pananampalatayang Kristiyano na ganun pa rin ang uri ng pag-iisip, gumawa ka ng mabuti, gagawa ang Diyos ng mabuti sa iyo. Gumawa ka ng masama, gagawa ang Diyos ng parusa sa iyo. Ganyan pa rin ang paniniwala ng maraming mga pastor, ng maraming mga kapatid sa pananampalatayang Kristiyano. Kaya maraming pastor, pinipilit, hallelujah, ang mga members na magpakabait kasi kung hindi magpapakabait, parurusahan ng Diyos. Magpakabanal para pagpalain ng Diyos. Kasi yan ang paniniwala, kung anong gawin mo, yan ang aanihin mo. Pati ang Diyos idinadamay mo. Hallelujah, sa karma. Samantalang sa Diyos, ang Diyos, sa bagong kasunduan, hindi na ito ang kanyang panuntunan sa pakikipagrelasyon sa bawat isa sa atin. I hope it's clear. Hallelujah. Kaya ang sabi po, Jesus did not come to remind us about karma, but to reveal the gospel or the good news of His amazing grace. Si Jesus ay nagkatawang tao, ginanap ang lahat ng hinihingi ng kautusan at ng batas upang hindi na mamagitan at umiral sa iyo sa pakikipagrelasyon niya ang prinsipyo ng karma. Kung hindi maranasan mo at tamasahin at ma-enjoy ang napakadakilang biyaya, His amazing grace. And His amazing grace simply means you are receiving something you do not deserve to receive. This is the unmerited favor, all because of His mercy, loving kindness, and unconditional love, na tumatanggap ka ng mga regalong walang bayad. Sapagkat binayaran na ni Kristo ang lahat ng halagang kailangang pagbayaran para hindi mo na kailangang magbayad sa mga biyayang pinaghirapan at binili niya sa krus ng Kalbaryo. So it is finished. All the promises of God are yes and amen. And they are fulfilled in Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, binili niya at binayaran ang lahat ng pagpapala na kailangan mo sa buhay na ito, sa buhay na darating. Hallelujah, sa buhay na walang hanggan. According as His divine power has given unto us all things that pertain to life and godliness, all through the knowledge of Jesus Christ. Kaya lahat ng kailangan mo sa buhay na ito at sa buhay na darating, sa godliness, sa Zoe life, it has already been purchased. It has already been bought. And the price that was paid was the blood and the life of Jesus Christ. Kaya yung in Christ, kung si Kristo ay sumasayo at ikaw ay sumasa kay Kristo, lahat ng pagpapala na kailangan mo ay idineposito na direkta sa buhay mo. Wala ka nang hahanapin pa. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ng lahat ng pangangailangan mo kahit hindi mo pa sabihin, lahat ng ito ay naihanda na niya para sa iyo.
Kailangan lang manalikat manampalataya na sapat ang ibinayad niya para hindi ka na magdusa at magpakasakit para pagpalain ka. Amen! Hallelujah! So Jesus came to remind us not about karma, but to reveal the gospel of the good news or the good news of His amazing grace. Hallelujah! So at the cross, everything changes. Nang siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, lahat ay nagbago. Hallelujah! His amazing grace changed our world. Dahil sa grasya ng Panginoon, lahat ng, hallelujah, bagay sa buhay natin ay nagwakas na. Nagbago na. But we still have a choice. Meron pa rin tayong karapatang mamili. Kung saan ka magtatanim, kung saan ka mag-i-invest, nasa iyo ang pamimili. Kaya sa Galatians chapter 6, hallelujah, ang sabi po sa verse 6 up to verse 10, "For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption." Now listen to me closely. Napakahalaga pong paksa nito. Hallelujah. Malapit na po akong magwakas. Mga ilang minuto na lang. Praise God. So salamat po for bearing with us. In just a few minutes, tayo po'y magwawakas na. Salamat sa Panginoon. Galatians chapter 6 verse 8, "For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption. But he who sows to the Spirit," capital letter S, "will of the Spirit reap everlasting life." Verse 9, "Let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity," take note, "therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of God." So, ipaliwanag po natin. Ang konteksto niyan, mababasa nyo dun sa 6 and 7 eh. Hindi ko na lang isinama. Pero ang sabi dun sa 6, Galatians 6 verse 6, "Kayong mga nakikinabang na tinuturuan, bahaginan nyo ng inyong mga biyaya ang mga nagtuturo." Galatians chapter 6 verse 6. So ang konteksto, hallelujah, magbibigay ka ng biyaya, magkakaloob ka ng pagpapala. Verse 6, sabi po, "Kayong mga tinuturuan, ibahagi ninyo ang inyong mga biyaya sa mga nagtuturo sa inyo." So pagbibigay ang pinag-uusapan. Sabi po, hindi nyo maliling lang at madadaya ang Diyos kung ano ang itanim ninyo sa ninyong aanihin. Now dito, maaaring sansalain natin o kontrahin natin yung, eh bakit si Apostol Pablo sabi niya kung ano itinanim mo sa mong aanihin? Hallelujah. Ang pinag-uusapan po dito ni Pablo, hindi yung itatanim mo sa Diyos, aani ka sa Diyos. Kung hindi yung gagawin mo sa kapwa mo, aani ka ng pagpapala sa kapwa mo. Hindi sa Diyos. Kaya umiiral pa rin yung pagtatanim at pag-ani, but not in the context of your relationship with God, but in the context of your relationship with others. So, mabisa pa rin yung itanim mo sa kapatid mo, aanihin mo sa kapatid mo. Mabisa pa rin, tumatalab pa rin yung gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, aani ka ng mabuti sa kapwa mo. Magbigay ka ng mabuting bagay sa kapatid mo, tatanggap ka ng mabuting bagay sa kapatid mo. Umiiral pa rin yan sa buhay natin habang tayo'y nandito sa mundong ibabaw. So sana malinaw. But as far as your relationship with your God, hindi karma, grace. As far as your relationship with your Father, it's not karma. It's not what you sow, you will reap. Hallelujah. You are just reaping and reaping because Jesus has already sown for your life. Amen? Is that clear?
So hindi po binabali ni Apostol Pablo yung kanyang premise. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, sa kapwa, hindi sa Diyos. Kaya sabi niya, meron kang choice. Meron kang choice. Sabi, pwede kang magtanim sa laman, aani ka sa laman ng kabulukan. So you have a choice. You can sow to the flesh or you can sow to the spirit. At yan ay umiiral ngayon. Kristiyano man, nasa grasya man o hindi, yan ay umiiral. Ang sino mang magtanim ng ganang salaman ay aani ng ganang salaman ng kabulukan. Pero ang sino mang magtanim ng ganang sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Saan nyo narinig yung buhay na walang hanggan? Everlasting life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believes shall not perish but have everlasting life. So saan ang gagaling ang everlasting life? Kay Jesus. Si Jesus ang everlasting life. At kay Jesus naggagaling ang everlasting life. At ang sabi po ni Apostol Pablo, pag ikaw ay nagtatanim ng ganang sa Espiritu, aani ka ng buhay na walang hanggan. So ang buhay na walang hanggan ay laging may kaugnayan sa gagawin mo para kay Kristo. Gagawin mo patungkol sa gawain ni Kristo. Kaya magtatanim ka in the Spirit. You will sow to the Spirit. And you can sow to the flesh. At dito, hindi pinag-uusapan yung masama ba yung magtanim sa ganang laman. Yung flesh kasi na binabanggit po dito, I would like to make clarification. May iba-iba kasing explanation patungkol sa salitang flesh. Ang sabi ng iba, lalo na sa NIV, the Nearly Inspired Version, hallelujah, New International Version. Ang NIV, tinatranslate ang flesh sa Greek word na sarx, S-A-R-X. So ang flesh, nang ibig sabihin ay sarx in the Greek, sa NIV, laging sinful nature. Kaya pag binabasa yan ng marami, nabasa nila yung laman, agad iisipin nila yung laman masama. Agad iisipin yung gawa ng laman. Yung gawa ng laman, hallelujah, inilista yan sa Galacia, kabanatang 5, yung gawa ng laman masama talaga. Pero hindi lahat ng may kaugnayan sa laman ay masama. Sapagkat yung flesh na binabanggit po dyan ay mere human being. Mere human nature. Physical nature. Kaya tayo po may pangangailangan sa laman. Ano bang pangangailangan ng tao, ng human nature, ng human being? Ano ang mga pangangailangan ng tao bilang tao? Hallelujah. Hindi ba? Kailangan ng tao ng bahay. Kailangan ng tao ng pagkain. Ngayon, necessity na, kailangan ng tao ng sasakyan. Kailangan ng tao ng damit. Kailangan ng tao ng inumin. Lahat ng ito ay pangangailangan ng ating laman. Bilang tao, tanong, masama ba bahay? Masama ba damit? Masama ba pagkain? Masama ba inumin? Hindi yan masama, sapagkat yan ay pangangailangan ng laman, ng flesh, ng human nature, ng human being. Amen. Yan yung sinasabi ni Apostol Pablo. Kapag ang pagtutuunan mo ng pansin ay magtanim ka lang ng magtanim, mag-invest ka lang ng mag-invest sa pangangailangan ng iyong laman bilang tao at kakalimutan mo ang Espiritu, lahat ng itanim mo sa laman ay makukurap. Basahin natin uli. For he who sows to his flesh will of the flesh reap
corruption. Ano po yung corruption? Corruption simply means it will vanish, it will pass, and it will decay away. So lahat ng may kaugnayan sa earthly life ay maglalaho. Lahat ng pagtuunan mo ng iyong pansin patungkol sa iyong laman sa dimension ng lupa ay makukurap. At hindi ito masama. Ah, kapatid, yung mag-isip kang magtayo ng sarili mong bahay, hindi yun masama. Pero kung wala ka ng ginawa, kung hindi puro bahay, at nakakalimutan mong mag-ikapo at magbigay sa gawain ng Panginoon, isipin mo yung bahay mo. Hallelujah. Baka buhay ka pa, gibana. Are you following me? So kung ang paglalagakan mo ng iyong binhi, ikaw ay magtatanim, ukol sa laman. Lahat ng ito ay maglalaho. I hope you can follow me. Hindi masama ang mag-isip na gumawa ka ng magandang bahay. Pero kung puro bahay ang iyong iniisip, na nakakalimutan mo ang Panginoong Diyos at ang magbigay sa kanyang gawain para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Grasya, isipin mo ang bahay mo hindi magtatagal. Kung ang pinag-iipunan mo ay kotse, may kotse ka na, bibili uli ng kotse, may kotse na, bibili pa ng kotse, wala kang inisip kung hindi magtanim ng magtanim sa ukol sa laman, ang kotse mo, buhay ka pa, sira na. It will only last for a time. Marami nag-iisip na bumili ng yate. Kahit yate, ang yate mo, mabubulok. Hallelujah. Kung anong iniisip mong paglalaanan mo ng iyong kayamanan at paglalaanan ng lahat ng investment mo ay uko lamang sa laman, isang araw lahat ng ito ay magpapaalam. Ito'y hindi eternal. Tanong, masama? Hindi masama. There's nothing wrong thinking of a house, thinking of a car, thinking of a boat, thinking of a plane, thinking of a clothes, thinking of food. Hindi yan masama. Pero kung yan lang ang paglalaanan mo ng lahat ng paghihirap mo, isang panahon, lahat ng pinaglaanan mo ng iyong panahon, talent, time and treasure, magkukurap. Yan po ang konteksto. Yan ang ibig sabihin. Kaya lang ginagamit ng mga tagapagturo na, hallelujah, pag ikaw ay nag-iisip at nag-i-invest sa laman, ibig sabihin, ikaw ay nag-iisip ng masama. Hindi po yan masama. Wala pong binabanggit na kasalanan dyan. Walang binabanggit na masama dyan na ikaw ay magtanim sa ganang iyong laman. Ang babala lang ng salita ni Pablo, ng Panginoon, pag puro kasalaman, pangangailangan ng katawan mo, pangangailangan mo bilang tao, ang magiging laman lang ng isip, kalooban at puso mo, time, talent, and treasure, ay naka-invest lang patungkol sa pangangailangan mo bilang tao, lahat ng ito ay maglalaho. Again, but there is nothing wrong with that. At maniwala kayo, maraming mga tao, yan lang ang pinaglalaanan ng pansin. Puno na yung kanyang warehouse, magpapatayo pa ng warehouse. Pag napuno yung isang warehouse, magpapatayo pa ng isang warehouse. Hallelujah, sabi ng Panginoon isang araw dun sa nagtatayo, paano kung kunin ko yung kaluluwa mo ngayon? Ano mangyayari sa lahat ng warehouses ng pagpapala na meron ka? Sabi niya, hindi maikukumpara ang kahalaga ng kaluluwa sa mga bagay na meron dito sa mundong ito. Hallelujah. Ang sabi ni Pablo sa Luke chapter 15:12, ang buhay ay hindi lamang nakapaloob,
sa mga material na bagay na meron kang tinatangkilik. Life consisted not just in the material things that you possess. Hindi lang yan ang anyo ng buhay. Isipin mo, may buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya ulitin ko, hindi masamang mangarap. Magtayo ng sarili mong bahay, bumili ng bagong sasakyan. Hallelujah. Mamaya nga, kayo, tayong lahat. Hallelujah. Meron tayong pinaglaanan ng ating binhi. Itinanim sa laman, mamaya ipaplas nyo rang. Sino sa inyo mamaya magtatanghalian? Pagkatapos kumain ng marami later on, ipaplas nyo rin. Di ba? Kung may maiwan, mamayang gabi na lang ipaplas uli. Pero kahit yung masasarap na pagkain na pinaglalaanan mo lang yung salapi, lahat ng yun ipaplas mo lang eh. Are you following me? Hallelujah. Yan po ang ibig sabihin ng he who sows to the flesh will of the flesh reap corruption. Na mga kapatid, you have another dimension na pwede kang magtanim. And you can sow to the spirit. Ano yung pagtatanim sa ganang spiritual? Pagkapatungkol sa buhay na walang hanggan, ang pinag-uusapan dyan ay pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesus upang ang mga tao na makapakinig ng Ebanghelyo ng Grasya ay maakay sa tunay na pagbabago at makatiyak ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, Pastor, hallelujah, kung kami naglalaan ng aming mga salapi, ng aming panahon, kung kami nagkoconsider ng aming time, talents, and treasure patungkol sa flesh, mahalaga rin na kami ay maglaan ng aming time, treasure, and talents patungkol sa bagay na espiritual. At yan ay walang iba, hallelujah, kung hindi ang ikaw ay magtanim ng iyong binhi sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng salita ng Ebanghelyo ng Grasya. Na kapag ang mga tao ay nakapakinig ng salitang ito, mababago ang kanilang mga buhay at makatitiyak ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Kaya tayo po, yung ating mga ibinibigay na binhi. Alam niyo, si Pablo po ang nagturo na yung financial giving is a seed. Kay Pablo po galing yung katuruan na kapag ikaw ay nagbibigay sa gawain ng Panginoon, nagkakaloob sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, nakikipag-partner ka sa gospel, you are sowing your seed into the realm of the Spirit. Eh, meron kang inilalaang salapi para sa iyong pangangailangan, sa iyong tao, bilang tao, at meron kang inilalaang salapi para itanim bilang binhi, alang-alang sa mga salita at kaharian ng Diyos. So patungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa buhay na walang hanggan, ikaw ay nagtatanim din. Kaya mga kapatid, tayo po nakakaabot sa iba't ibang parte ng daigdig, hindi lang dahil sa akin, hindi lang dahil kay Pastor Dante, hindi lang dahil sa aming mag-asawa, hallelujah, at sa mga staff ng The Life Giver Church. Tayo po'y nakararating sa iba't ibang bahagi ng daigdig sapagkat may mga binhing nagtatanim. Itinatanim sa The Life Giver Church. Kaya kayo pong mga kapatid, saan man kayong dako naroroon, na walang sawa at hindi napapagod na magbahagi at maglaan ng inyong time, talents, and treasure into The Life Giver Church. It is just like you are planting seed into the realm of the Spirit. At habang tayo po'y nakapangangaral, malayang nakapagbabahagi ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Facebook live streaming through your giving, maraming tao ang napararatingan ng Ebanghelyo
na maraming tao nakakarinig ng salita ng Diyos. At dahil dito tinatanggap nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nagtitiwala sila kay Kristo at dahil dito sila'y nakatitiyak ng buhay na walang hanggan. So wag lang tayong magtanim ukol sa mga bagay na makalupa. Magtanim din tayo patungkol sa mga bagay na makalangit. Mga bagay na alam natin magbubunga ng buhay na walang hanggan. So merong return. Merong return. Ano ang payback if you sow into the realm of the Spirit? Everlasting life. Change of life. Hallelujah, pagbabagong buhay. Kalayaan patungkol sa sakit at sa karamdaman. Hallelujah. Katiyakan na anuman ang mangyari, tatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. That is sowing into the realm of the Spirit. And when we sow into the realm of the Spirit, we will reap everlasting life. Hallelujah. Kaya ulitin ko po, panawagan lang. I am encouraging you. Hallelujah. Kung meron kang naglalaan ng iyong binhi, naglalaan ng iyong salapi, oras at kayamanan at talento, sa mga bagay ukol sa pangangailangan ng laman, maglaan ka rin ng mga bagay, hallelujah, patungkol sa spiritual. Parehong may aanihin. Kaya lang, it's not a smart choice to sow into the realm of the flesh alone. It is a smart choice if you will sow into the realm of the Spirit. Because you will reap everlasting life. Hindi namin ito itinuturo para to get your money. No. Hallelujah. Hindi kami nagpipreach na ito to get your money. We do not need your money. Hallelujah. I know that the Lord is our source. We do not trust in our giving. We trust in our God. Hallelujah. Hindi namin pinagtitiwalaan ng salapi. Tayo'y nagtitiwala sa Panginoon na makapagkakaloob ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya sabi po dun sa verse 9, I hope you get the message. Hallelujah. So hindi yan masama. Again, huwag niyong sasabihin, pag nagtatanim kayo patungkol sa pangangailangan ninyo, masama. Hindi masama yun. Kaya lang kung puro yan ang paglalaanan mo niya, time, talents, and treasures, it will decay. It will corrupt. It will vanish away. Hallelujah. So sow into the realm of the Spirit and you will reap everlasting life. Verse 9. Kaya ang sabi po, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat may takdang panahon na tayo ay mag-aani kung hindi tayo mapapagod. Hallelujah. So ang pinag-uusapan po dito, hallelujah, ay huwag tayong mapagod sa paggawa. Huwag tayong mapagod sa pagtatanim. Lalo na ng binhi patungkol sa mga bagay na espiritual. Sapagkat tinitiyak ng Panginoon na kapag ikaw ay nagtatanim sa kaharian ng espiritual, into the realm of the Spirit, ginagarantyahan niya na ikaw ay aani sa takdang panahon. Laging may season ng Panginoon. Amen po? Maniwala kayo, itong season ng COVID, season lang to eh. Kaya magwawakas ito at tayo'y magwe-welcome sa panibagong season. At i-welcome natin ang season ng new normal. Amen? Pero yung season ng pandemic, matatapos diyan. Bawat panahon at bawat pangyayari sa buhay ng tao ay may katapusan. May season lamang. Hallelujah! Kung season ng tag-ulan, sisiguruhin ko sa iyo, hindi puro tag-ulan. Sapagkat nagpapaalam din ang season ng tag-ulan para i-welcome ang season ng tag-init. May magdamag na madilim. Pero ang season ng magdamag na madilim ay winawakasan ng season ng pagsikat ng panibagong araw. Laging may season. Kaya huwag tayong mapapagod. Sakaling ngayon tayo po ay nasa
nasa season na tayo nakakulong lang sa forced quarantine, huwag tayong mapagod, huwag tayong umayaw, huwag tayong sumuko, sapagkat alam natin may panahon na ito'y magwawakas din. Hindi lahat ng season ay permanente. Kahit ang season ng Old Covenant, nagwakas na. Ang season ng New Covenant, nandito, magwawakas din. Ang dispensation ng batas, naglaho na. Ang dispensation at season ng grasya, nasa panahon natin. Pero magwawakas din. Bawat season ay may kawakasan. Kaya kung ngayon ikaw ay nahihirapan, kumbaga season na wala kang pera, huwag kang umayaw. Hindi papayagan ng Panginoon na laging wala kang pera. Hallelujah, may season na ikaw ay pasasaganain at pagpapalain ng Panginoon na ikaw pa ang magpapahiram. May season na ikaw ang umuutang, pero may season na ikaw ang magpapautang. May season na ikaw ay nasa ilalim, pero may season na ikaw ay ilalagay sa itaas. May season na ikaw ay nasa buntot, pero ilalagay ka sa unahan. Lahat ng ito ay season. Kaya huwag tayong aayaw. Amen. Huwag tayong susuko. May season ng kahirapan, pero may season ng kasaganaan. Hallelujah. Sa bawat pangyayari, may panahon. Sa bawat panahon, may pangyayari. Kaya ang sabi ng Panginoon, through the Apostle Paul, huwag kang mapagod at manghinawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa takdang panahon, ikaw ay mag-aani. Hallelujah. Kasi ang katotohanan, hindi kasi tayo magsasaka eh. Ang magsasaka, alam na alam na may panahon na ikaw ay nagtatanim. At alam ng mga magsasaka, ang binhi hindi inaani kinabukasan. Nagtanim ka ngayon, bukas maghihintay ka na ng kapalit. Ganyan minsan ang pananaw natin sa pag-iikapo. Nag-ikapo ka ng Linggo, ng 100. Gusto mo Lunes, aani ka ng 10,000. Ano yung beto-beto? Tumaya ka ng 100, tamang 1,000. Hindi po ganun. Amen. May binhi, at ang binhi para sa kinabukasang pag-ani. Amen. Ang binhi, ang layunin ng binhi, itatanim mo ngayon, pero may takdang panahon na ikaw ay aani. Yan ang binhi. At ang ibinibigay natin sa gawain ng Panginoon ay binhi. Hallelujah. Later on, sa ating pong pagwawakas, pupunta tayo dun sa ating text. Parang malayo pa eh. Yan sabi po, huwag tayong mapagod. Sabihin mo nga, hindi ako mapapagod. Sabihin mo, hindi ako aayaw. Hindi ako susuko. Magpapakatatag ako hanggang dumating ang panahon ng aking pag-ani. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya ang sabi po sa verse 10, therefore as we have opportunity. Therefore as we have opportunity. Now, dito po tinuturuan tayo ng opportunity giving, hindi obligatory giving. May dalawang O sa giving, obligatory and opportunity giving. Ang Diyos hindi nalulugod sa nagbibigay ka dahil obligasyon. Ang Diyos ay nalulugod sa pagbibigay na ikaw ay, hallelujah, natutuwa sa pagkakataong makapagbigay ka. You are buying the opportunity to give. Kesa dun sa nagbibigay ka because you have to. Obligasyon. May dalawang klase ng pagbibigay. Pagbibigay dahil kailangan. Pagbibigay dahil, hallelujah, I have. Obligation. O pagbibigay dahil willing ka. Hindi I have to, kundi I love to. Hindi I have to, kundi I want to. At yung I want to and I love to is opportunity. So kapag may pagkakataong gumawa ng mabuti, kapag may pagkakataong makapagbigay, magbigay tayo. Hindi dahil obligasyon lamang, kung hindi gusto ng kalooban mong magbigay.
hindi sa pilitan. Hallelujah. Kaya sabi po, if as we have opportunity. And sometimes the Lord is orchestrating the opportunity. Sometimes our God is giving, is setting you up for the opportunity to give. Testimony nga ng aking Ate Norma, sabi niya, nararamdaman ko minsan ang Panginoon ang nagse-set up sa akin para magkaroon ako ng opportunity magbigay. And I do believe that the Lord is setting you up, orchestrating the opportunity na maging biyaya ka, maging channel of blessing ka. So as you have opportunity, let us do good to all. Unbelievers, believers, Christian or non-Christian, do good to all. Hindi pinag-uusapan kung kasama mo sa church. Ang sabi po dito sa talatang ito, kung may pagkakataon kang gumawa ng mabuti, gumawa ka ng mabuti para sa lahat ng tao. Wala kang pipiliin. Hallelujah. Kaya lang meron pong emphasis dito. Hallelujah. At ang emphasis, especially to those who are of the household of faith. Kaya kung ikaw ay may pagkakataon na tumulong sa mga hindi mananampalataya, gawin mo. Pero kung sakaling ikaw, hallelujah, ang sabi po dito, pero higit mong pagtuunan ng pansin ang tumulong at maging daluyan ng pagpapala sa mga kapatid mo sa pananampalataya. So you can do good to all, especially to your brothers and sisters into the household of God. So may emphasis. At ang emphasis, hallelujah, bigyan mo ng importansya yung mga kapatid. Lalo na yung mga kapatid na nasa gitna ng panahong kailangan ng iyong pagpapala. Hallelujah. So before we close, punta po tayo doon sa ating text. 9:44, so malapit na po. Sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 9. Actually, yung chapter 8 at saka po chapter 9, yan po ay mensahe ni Apostol Pablo na nag-i-encourage, naghihikayat sa mga mananampalataya na itama ang motibo sa pagkakaloob. This is the Apostle Paul's way of encouraging the believers to approach your giving in a proper way. Kasi may maling pamamaraan ng pagkakaloob. May mga maling itinuturo sa pagbibigay. At alam natin kung ano yun. May mga pastor kasi, may mga tagapagturo na tatakutin ang mga miyembro para magbigay. At ang ginagamit na talata, Malachi 3:10. Kaya nagiging Malachi 3:10. Na te-threaten ang mga tao, kaya nagbibigay. Kung hindi tinatakot, kinukondem. Pag hindi ka nagbigay, susumpain ka ng Diyos. Pag hindi ka nagbigay, hindi pagpapalain ang negosyo mo. Pag hindi ka nag-ikapo, hallelujah, sumpa ang dadaloy sa buhay mo. Magagalit ang Diyos sa iyo. Meron naman at talagang tinitwist, pinupwersa, pinipilipit ang kamay para magbigay. Di ba kaya nga merong giving na inilarawan sa espongha? Yung mga tao parang espongha, kailangan mo pang pigain para lumabas yung tubig. Ang tawag doon, sponge giving. Apo, pinipiga para magbigay. Hindi yan. Si Pablo tinuruan ng mga Macedonian, ang mga Corinthian Gentile believers sa proper approach ng giving under grace. Hallelujah. At yan ang nais ng Panginoon matutunan natin. Kaya isang panahon sa Matthew chapter 8 verse 9, ang sabi, si Jesus na mahirap, si Jesus na mayaman ay naging mahirap upang tayo na mahirap ay kanyang pasaganain. Mula sa talatang yan,
umusbong at nagbunga ng katuruan patungkol sa tamang paraan ng pagbibigay. Tamang paraan ng pagtatanim ng binhi ukol sa bagay na espiritual. The proper way, the proper approach to sowing into the realm of the Spirit so we can reap everlasting life. Hallelujah. Ulitin ko po, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga members, Grace Family, na walang sawang nagtatanim ng kanilang binhi sa The Life Giver Church by way of GCash, by way of Palawan Express, or by way of our bank. Because your giving is considered seed sown into the realm of the Spirit. And you are receiving back blessings eternal. Salamat po ng maraming marami sa inyong lahat. Hallelujah. At rest assured, lahat ng binhi ay naitatanim sa tamang paraan para mapalaganap at maibahagi ang ebanghelyo na makapagpapabago sa buhay ng mga tao at makapag-aakay sa kanila sa buhay na walang hanggan. That's our purpose. Kaya ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 9, hallelujah, actually ang konteksto, kinakausap ni Pablo yung mga mananampalatayang taga-Corinto, mga Gentile believer, at ang sabi ni, just to give you the context, ang sabi ni Pablo, may mga kapatiran sa Jerusalem, specifically sa Judea, na nangangailangan ng inyong tulong. Parang miracle yan eh. Kasi mga Hudyo, bibigyan ng tulong ng mga Gentile believer. Kung hindi na born again yung mga Hudyo, hindi nila tatanggapin yan. Out of arrogance. Pero tinatanggap nila ang kanilang kalagayan na sila bilang mga Hudyo sa Jerusalem nangangailangan ng tulong. At ang magbibigay ng tulong, mga pagano na naborn again, mga Gentile believer na nakatira sa Corinto. At alam natin, ang dalubhasa sa pagbibigay ay ang mga Macedonian believers. Sa chapter 8, ang mga Macedonian believers, sila pa ang humihingi ng nagre-request, nag-a-appeal kay Pablo, bigyan mo naman kami ng pagkakataong tulungan ka. Bigyan mo naman kami ng pagkakataong magbigay, sumuporta. Sila pa nagmamakaawang, sila ay bigyan ng pagkakataong magbigay. Yan ang mga Macedonian. Nabalitaan niya ng mga Gentile believers sa Corinto, kaya sila'y nangako. At ang pangako nila, tutulungan namin ang mga kapatiran sa pamamagitan ng aming pagkakaloob. At ang kanilang pangako, gagawin nila ng higit pa sa ginagawa ng mga Macedonian. Kaya dahil sa kanilang pangako, pinaalala ni Apostol Pablo, ang sabi ni Apostol Pablo, magpupunta dyan si Timoteo at si Tito, si Titus, para kolektahin ang inyong mga kaloob, hallelujah, na inyong ipinangako. So hindi naman gagawin ni Pablo yan na manghingi ng salapi kung hindi sila ang nag-initiate at nangakong magbibigay. Pinapaalala lang ni Apostol Pablo na tuparin ninyo yung inyong pangako. Pero hindi siya nagbabahay-bahay para humingi ng salapi. Wala yan sa kultura ng mga nasa grasya. Katulad ni Pablo. Kaya si Pablo po ipinaalala. Ang sabi niya, hallelujah, pagpupunta dyan, sila Titus, at may kasama pang mga Macedonian. Ayaw ko na mapahiya ako at mapahiya kayo dahil sobra ang pagmamalaki ko sa inyo na kayo ay matulungin. Hallelujah, so pinagmamalaki ko kayo. Baka naman, nagmamalaki ko ng magmamalaki na kayo ay mahusay at dalubhasa sa pagbibigay pagdating dyan 100 pesos lang ang offering. Baka naman mapahiya tayo. Hallelujah, pinagmamalaki ko pa naman ang inyong pangako na kayo ay masagana sa pagtulong at pagbibigay. Na sana wag natin hiyain at biguin ang ating pangako. So yan ang sinabi ni Apostol Pablo. Amen.
Praise God. So, kahit pinakiusapan ko ang mga kapatid na mauna na riyan upang maihanda ang tulong na ipinangako ninyo, sa gayon makikita na talagang kusang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sa pilitan. Tignan po ninyo, ayaw ni Pablo at ayaw ng Panginoon ng sa pilitang pagbibigay. Sa verse 5, ang sabi po, 2 Corinthians 9:5, meron tayo sa 9:5 eh, di ba? Ang sabi sa 9:5, hallelujah, sa gayon makikita ng na talagang kusang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sa pilitan. Ibig sabihin ng covetousness, parang it is equivalent to extortion. Kayo ba, naranasan nyo na ma-extort? Yung pupersahin kayong magbigay? Sabi, kaya't pinakiusapan ko mga kapatid na mauna na riyan upang maihanda ang tulong na ipinangako ninyo. Sa gayon, makikita na talagang kusang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sa pilitan. Ayaw ng Panginoon ng sa pilitang pagbibigay. Ang kalooban ng Panginoon, proper approach to giving, ay kusang loob. Kaya kung hindi kusang loob at napipilitan ka lang, huwag ka munang magbigay. Magbibigay ka ng 1 million pesos at napipilitan ka lang, huwag mo munang ibigay. Maya-maya na lang konti pagka kusang loob ka ng magbibigay. Amen? Pero kung ngayon magbibigay ka at napipilitan ka lang, huwag mo munang ibigay. Mga 5 minutes later, yung kusang loob na sa iyong puso. Amen? Praise God. So proper approach to giving. Sabi sa verse 6, he who sows sparingly will reap. Hallelujah. Actually, kung babalikan natin yung verse 5, meron sa English, binabanggit yan yung as a matter of bounty, not as of covetousness. Yung bounty, kusang loob. Alam niyo po namang ako, nang tinignan ko po yung Greek word ng bounty, ang ibig sabihin ng bounty ay eulogia. Parang ang layo. Kusang loob, eulogia. Pag titignan mo yung meaning ng eulogia, ang ibig sabihin is to speak well, to speak blessing, to speak good things. Yan yung eulogia. Eulogy. Yan po ay bounty. Ang ibig sabihin, hallelujah, ang lahat ng ang kusang loob na pagbibigay ay nagsisimula sa mabuting salita. You speak well of sa iyong pagbibigay. At pag sinabi mong God bless you, eulogia po yan. At ang ibig sabihin ng bless you is you speak well expecting good things to happen. Kaya pag sinabi mo sa kapatid mo, halimbawa sinabi ko sa inyo, God bless you, parang sinasabi ko na may mabuting gagawin ng Diyos sa buhay mo. Eh wag lang kayong magsasabing God bless you. Ang malalim na kahulugan ng God bless you ay may gagawing mabuting bagay ang Diyos sa buhay mo. At ang mabuting bagay na gagawin niya ay ang pagpapalain ka. Yan ang ibig sabihin ng kusang loob. Verse 6, ang sabi po, but he who soweth sparingly shall reap also sparingly, and he who soweth bountifully shall reap also bountifully. May mga pastor, may mga mangangaral na ginagamit ang talatang ito na bilang parang manipulation sa mga members na magbigay, at ang tinuturo nila ganito. Gakutsara ang ibinigay mo, gakutsara lang ang tatanggapin mo. Kapag gumamit ka ng pala, kasing laki ng pala ang pagpapalang tatanggapin mo. So itong talatang ito, nilalagyan ng sukat na yung sparingly ay ginagamit na panukat. Kapag gatabo, gatabo. Kapag gakutsara, gakutsara. So if you want to receive a large amount, you sow a large amount. If you want to reap a small amount, you sow a small amount. Kasi yung basis ng dinidetermine ang harvest mo based on sukat na itinanim mo. Hindi po yan ang sinasabi dito. Ang sparingly, hindi sukat. Walang binabanggit na sukatan.
Ang sparingly ay attitude. The word sparingly is, from other translation, ay stingily. Ano may stingy? Alala, stingy. Sa Tagalog, medyo parang ano, kuripot. O di kaya ay makunat. Hallelujah. Hindi masayang magbigay. Yan po ang ibig sabihin ng stingy. Tikom ang palad sa pagbibigay. Kapag konti lang. Even, so ang binabanggit po na he who sow sparingly is translated into he who sow stingily will reap sparingly. It has nothing to do with the amount. It has all to do with the motive. It speaks of the condition of the heart. Kung ang gagamitin natin ay panukat, sinong naniniwala na kung isang bilyonaryo ka, na may isang bilyon ka, at nagbigay ka lang ng 1,000 piso, yan ba stingy? Stingy po yan. So, ibig sabihin, hindi panukat. Yan ay ugali ng puso. Kaya kapag ang ugali ng puso mo'y mayaman na magbigay, masaganang magbigay, masagana ka rin makakaasang ikaw ay masaganang tatanggap. Kapag masagana ang kalooban mo sa pagkakaloob, sa pagbibigay, sa pakikipagkapwa, sa pagkakawang gawa. So ang sparingly hindi po sukat. Ang sparingly ay attitude and motive of the heart. Yan po. Pidomenios. Kaya tignan po ninyo, di ba yung balo nagbigay ng 2 kusing? Ano ang tinignan ng Diyos? Yung kaloob? It's not a matter of the amount. It's not. It has nothing to do with the amount. It has to do with the attitude and motive of the heart. Sa Diyos ang mahalaga yung motibo, hindi yung regalo. It is not the gift, it is the motive. It is not the amount, it is the condition of the heart. Kaya pag mayaman ang puso mo sa pagkakaloob, hindi sparing, hindi stingy, you can expect a manifold blessings from the Almighty God. Because we cannot outgive our God. Hindi mo madadaig ang Diyos sa pagbibigay ng pagpapala base sa ugali at kalagayan ng iyong puso. Kaya tinanong ng Panginoon ang nagbibigay. Di ba tumayo ang Panginoon sa dambana, sa altar. Pagkatapos kasama niya ang kanyang mga alagad, pinanonood ang tao ng kanilang pagtatanim sa basket. At ano po ang, di ba? Tinanong ng Panginoon ang mga alagad, sino sa kanila ang nagbigay ng higit? Sabi ng mga alagad, hindi yung nagbigay ng makapal. Sabi ng Panginoon, hindi. Ang nagbigay ng higit ay ang nagbigay ng 2 kusing. Sapagkat ang motibo ng babaeng nagbigay ay sa sobrang laki ng kanyang pagpapahalaga, pagmamahal, at pagtitiwala sa Diyos na mayaman sa lahat, hindi siya nang hinawang ibigay ang kanyang buhay sa Panginoon. Hallelujah. So pagpatuloy po natin, verse 7. Ano sabi po sa verse 7? Every man according as he purposes in his heart, so let him give. Not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Proper approach to giving. Ang sabi po, bawat isa na magbibigay, ang ibig sabihin nun, as he purposes in his heart, the word purpose in your heart means to choose for yourself beforehand. Kayo ba pag pumunta sa church, may iniisip na kayong binhing itatanim sa gawain? Kayo ba bago pumunta sa church beforehand, hallelujah, pinipili nyo na ang magbigay? O pagdating sa church, saka kayo magpapasya? Pag maganda preaching ni pastor, lalakihan ko bigay. Pag hindi ako natuwa sa preaching, siguro bariya. Hallelujah. So kaya ang gusto ng Panginoon ay bago ka pa man magbigay ay magpasya ka na sa iyong puso sa iyong ibibigay.
para pagdating sa church, they cannot talk out of your giving. Ibig sabihin, halalim, pag minamalas-malas ka at naituro yung condemnation, saka ka magbibigay. Pag minamalas-malas ka, tatakutin ka ni pastor, kaya ka magbibigay, magbibigay ka. Hallelujah. Pero kung sa bahay pa lang, kagabi pa lang, nagpe-pray ka na, Lord, ako po'y nagagalak at natutuwa sa iyong kagandahang loob, kaya ako po'y magbibigay sa iyo ng ganang ipinapasya ng aking puso. At walang nagpapasya nito kung hindi ako lang. Hindi ako magpapasyang magbigay dahil maganda preaching, hindi ako magpapasyang magbigay dahil may nangangailangan, pangailangan ng church. Hindi. Ako po'y magbibigay sa ganang ipinapasya ng puso ko. Kaya kapag ang puso mo nagtitiwala sa Diyos na mayaman sa lahat, at ang pagbibigay mo base sa pananalig at pagtitiwala mo, hindi ka magngangambang magbigay at hindi ka matatakot magbigay kahit gaano pa kalaki ang ibibigay mo, sapagkat malaki ang tiwala mo at pagpapasalamat mo sa Diyos na nagbibigay sa iyo ng lahat ng pangangailangan mo. So magbigay ka ayon sa ipinapasya ng puso mo. Hindi ayon sa ipinapasya ng puso ni pastor. Hindi sa ayon sa ipinapasya ng pangangailangan ng church. Hindi ayon sa ipinapasya ng puso mo. At walang magpapasya nito kung hindi ikaw. Not grudgingly. Ano yung grudgingly? It speaks of sadness and grief. Na kapag ikaw ay nagbibigay ng grudgingly, obligatory, grudging obligation, ha, minsan nagbibigay ka sama ng loob mo eh. Bakit ko pa naibigay? Diba, meron panahon na nagbibigay ka tapos nanghihinayang ka? Nalulungkot ka na ibigay mo? Ang tawag doon, grudgingly. Kapag hindi bukal sa kalooban mo ang pagbibigay, ang tawag doon ay napipilitan lamang. Hallelujah. Kaya, magbigay tayo ng masaya. And not out of necessity. Ibig sabihin ng out of necessity, I have to. Kailangan kong magbigay eh. Kailangan ng church, so kailangan kong magbigay. Paano kung wala ng pangangailangan ng church, hindi ka magbibigay? Ang pagbibigay ay hindi dahil kailangan. Ang pagbibigay ay kusang loob. Not out of necessity. Minsan, di ba, tayo pag may pangangailangan yung mga kamag-anak natin, napipilitan tayong magbigay. Pero hindi rin nalulugod ang Panginoon kung napilitan ka lang magbigay dahil dala ng pangangailangan. Laging nakatingin ang Panginoon sa puso ng nagbibigay at ang mahalaga sa Kanya ay kusang loob. Not grudgingly, puwersahan, nalulungkot, naghihinayang, not out of necessity because you have to. God wants you to give because you love to. Because you want to. Not because you have to. For God loves a cheerful giver. Sabi ng mga nagtuturo, kita na ninyo, ang mahal lang ng Diyos yung mga nagbibigay. Sino may sabi? Hindi sinasabi sa talata na yan na ang minamahal lang ng Diyos yung nagbibigay. Kung hindi ang Diyos ay nagagalak, natutuwa, nalulugod. Ang ibig sabihin ng cheerful, hilarious, natutuwa siya dun sa mga taong nagbibigay willingly. The word cheerful comes from the Greek word hilaros. Ang ibig sabihin, willingly. Hallelujah, happily, joyfully, giving. God loves everyone. Magbigay ka't hindi, mahal ka ng Diyos. Pero siya'y natutuwa at nalulugod doon sa mga taong nagbibigay ng kusang loob. Kung hindi ka magbigay, hindi ka mahal ng Diyos, mahal ka pa rin ng Diyos. Hallelujah! Kaya lang nalulugod ang Diyos at natutuwa ang Diyos sa mga taong kusang loob na nagbibigay. Alam niyo po kung bakit, hallelujah, God loves a cheerful giver? Because the nature of the Father is, He is a cheerful giver. Isipin mo ito. Kaya ang Diyos natutuwa sa mga nagbibigay ng masaya at kusang loob kasi yan ang katangian ng Diyos Ama. Ang Diyos Ama, pag nagbibigay masaya,
Ang Diyos Ama nalulugod, natutuwa, ngumingiti kapag siya'y nakapagkakaloob, sapagkat ang Diyos ay masayang nagbibigay. At kung ang Diyos, ang katangian ng Diyos ay kusang, hallelujah, masayang nagbibigay, it is His pleasure to give the kingdom. It is His pleasure to bless you. It is His delight to bless you. Yan ang nature ng Diyos at hindi mo yan mapagbabago. At ang natutuwa ang Diyos kapag sa church, mayroon siyang makikitang kamukha niya, hallelujah, na nagbibigay ng kusang loob, masaya at hindi napipilitan. Yan ang ibig sabihin ng God loves a cheerful giver. Sa kalagitnaan, pag may nagbigay ng kusang loob, masaya at natutuwa na magbigay, hallelujah, nakakakita siya ng kamukha niya. Sapagkat ang kamukha, ang larawan ng Diyos, ay masayang nagbibigay. Nang ibigin ka ba ng Diyos, napilitan siya? Kawawa naman tayo kung minahal ka ng Diyos dahil napilitan lang siya. Kawawa naman ang tayo kung ang Diyos binibigyan ka lang dahil kailangan mo. Ang Diyos, pagpapalain ka sa may pangangailangan ka't wala. Sapagkat yan ang katangian niya. Kaya pagka nakakakita sa church, hallelujah, katulad nyo, pag nagbibigay kayo, nakangiti. Pag nagbibigay kayo, masaya. Yan na nga. Kailangan ng church. Tapos mayamaya, bakit naibigay ko pa? Nakikita ng Panginoon ang motibo ng iyong puso. Hebreo 4:13, lahat ng nilalang ng Diyos ay hubad sa kanyang harapan. At nakikita ng mata niya ang motibo't laman ng iyong puso at wala kang maitatago sa kanya. God loves a cheerful giver. So be willing to give. Verse 10, hallelujah, lampasan na natin yung verse 9. Verse 10, and God is able, hallelujah, actually yung verse 8, God is able to make all grace abound toward you. Masagana ang Diyos. At tayo pinasasagana para tayo maging daluyan ng pagpapala. Bibilisan ko na po, verse 10. Now he that ministereth seed to the sower, but minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness. Napansinin po ninyo, siya na nagsusupply ng binhi sa mga nagtatanim. Pinararami niya ang binhi sa mga nagtatanim. Kagino niya pinararami ang binhi sa mga nagtatanim ng binhi. Kung nakikita kanyang hindi kahandang magtanim, hindi niya pararamihin ang binhi. Pero pinararami niya ang binhi sa mga taong handang maging daluyan ng pagpapala. Tingnan ninyo, siya na nagmi-minister ng binhi sa nagtatanim. Yung ibig sabihin ng ministeret sa ibang salin ay supply. At ang supply at ministeret sa Greek word ay epikoregeo, in behalf of the choir. Ang Greek word po ay epikoregeo. Epi means behalf, in behalf. Koregeo is choir, in behalf of the choir. Parang ang layo, no? Kasi nahango po itong salitang ito sa panahong the old traditional way sa classical Greek, na meron po silang ginagawang production, isang malaking production, may mga choir, may mga dancers, isang malaking grand production. Tapos, hallelujah, dun sa mga lahat ng mga members ng choir, nagampanan nila mag-training, mag-practice, lahat ng mga props na i-prepare na, later on, kinapos sila. Parang kinulang yung lahat ng supply para makapag-present ng grand production. Nang makita ng Panginoon na kulang sa supply para makumpleto yung production, He ministered. Ibig sabihin, epikoregeo. He supplies in behalf of the choir. So, siya ang nag-provide ng kakulangang pangangailangan para mapunuan ang pangangailangan para makapagpresenta ng isang successful na production. Yan yung epikoregeo.
Yan yung ministeret. Siya ang pumupuno sa kakulangan. Siya ang naghahanap ng pangangailangan para siya ang magdugtong at mag-supply ng pangangailangan. At nakikita niya ikaw bilang ang puso mo laging handang magtanim. Handa rin siyang magbigay ng biri. At habang ikaw ay nakikita niyang tanim ng tanim, di ka nagsasawa, kusang loob, hindi nanghihinayang, kapag may pagkakataon, ikaw ay nagtatanim, nagbibigay, nagkakaloob, masayang masaya ka, minumultiply niya yung seed na itinatanim mo. Kaya magtataka ka, yung mga bukas palad, hindi nagkukulang. Kasi lagi silang handang magtanim. Eh, isipin mo, kung ikaw tanggap lang ng tanggap, may panahong mauubos ang ikaw ay tumanggap. Pero kapag ikaw ay tumatanggap at ikaw ay kusang loob at masayang nagbibigay, siya ang magmumultiply ng binhi para lalo ka pang sumagana sa iyong resources sa paggawa ng mabuti at dumami ang iyong matulungan. At habang dumadami ang iyong nabibigyan, dumadami ang nagpapasalamat sa Panginoon. At yung mga nabibigyan mo na nagpapasalamat sa Panginoon, tutulong din yan sa iba, kaya dadami ng dadami ang magbabalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon dahil lang sa iyong binhi na ipinagkaloob ng kusang loob. Wakasan po natin, we close, hallelujah. Basahin po natin sa Tagalog, hallelujah, mula sa verse 10 hanggang verse 15, tapos magpe-pray na po tayo. Paumanhin po, ah. Hindi ko naputol. Amen. Alam ko naman na nasa bahay lang kayo, wala naman kayong pupuntahan, kaya paumanhin po na medyo mahaba. Pero nandyan lang naman kayo. At praise God. Praise God. Alam kong mahal niyo pa rin ako. Amen? Do you still love me? Amen. So basahin lang po natin at magwawakas po tayo. Tagalog po sa verse 10, ang Diyos na nagbibigay, samahan po ninyo ako sa pagbasa. Naka-plus sa inyong screen sa Tagalog, samahan po ninyo ako sa pagbasa. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim. So ang binhi ay para itanim. Para ibigay. Hallelujah. At ang Diyos na nagbibigay ng tinapay na makakain. So ang Diyos ang nagbibigay ng iyong pangangailangan sa araw-araw, pero ang Diyos din na nagbibigay ng binhi para may maipagkaloob ka, para meron kang maibigay, maitanim. Ay ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago ng binhi upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay? Sa ilang bagay? Sa lahat ng bagay. Sa lahat ng aspeto ng buhay, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. So kaya ka pinagpapala para maging pagpapalak. Amen. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kung hindi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa iyo, sa Diyos. Hallelujah! Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ng Panginoong Yesus. Hallelujah! Dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos, kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin. Di ba kayo natutuwa na kapag kayo ay nagiging daluyan ng pagpapala, dumarami ang nananalangin para sa inyo? At habang mas marami pa ang inyong natatamnan, lalo pang darami ang magdarasal para sa inyo. At darami ang magpapasalamat sa Diyos.
Kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa kadakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Tayong lahat, salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Pagpalain po ang Panginoon sa mensaheng ito at dalangin kong sa pamamagitan nito ay maitama ang ating pamamaraan sa pagkakaloob sa gawain ng Panginoon. Magbigay tayo ng kusang loob, hindi napipilitan at hindi, hallelujah, dahil lang kailangan, sapagkat ang Diyos ay natutuwa na meron siyang maging kamuka na masayang nagbibigay at nagtatanim para sa pagpapala ng iba. I am challenging you to exercise giving. Hallelujah, hinahamon kita na subukan mo ang kusang loob na pagbibigay. I-practice mo ang ikaw ay magkaloob. As long as you have opportunity, hallelujah, do good to your brothers. Pagpalain ka ng Panginoon. Hallelujah. At anuman ang pangangailangan mo, masagana ang Diyos at hindi mo madadaig. The title of our message, hallelujah, walang talo. Hindi ka mawawalan kapag ikaw ay nagbibigay na ang motibo mo ay pag-ibig at pagmamahal. You will never lose the moment you give with love. The moment you give willingly and with love, you will never lose. And believe me, ginagarantyahan ko sa iyo na hindi mo madadaig at mauunahan ng Diyos sa pagpapala at sa pagbibigay. Pag nakita niyang ikaw ay nagbibigay ng kusang loob at masaya, makakaasa ka na may masaganang darating na biyaya. Hallelujah, na minsan magugulat ka pa sapagkat ito'y ipinagkakaloob niya sa sukat na hindi mo inaasahan at sa panahong hindi mo inaasahan. Amen, hallelujah. Manalangin po tayo. Aming Diyos Ama, mabuti at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa napakadakilang mensahe na aming narinig ngayong umaga. Nagpapasalamat kami na kami po ay binigyan ng karapatang mamili at magpasya. Maaari kaming magtanim sa ganang aming mga pangangailangan bilang tao. Hallelujah, bagamat ang dulo nito, lahat ng aming pagtatamnan ng aming time, talent, and treasures concerning the flesh will vanish away. It will corrupt and will decay. But if we will learn to sow into the realm of the Spirit, we will reap into the Spirit everlasting, eternal life. So bless us, Lord God, today. Hallelujah. Even as we choose to give willingly and we choose to give lovingly in Jesus' name. Pagpalain mo po ang iyong mga anak, anuman ang kanilang kalagayan, anuman ang kanilang pangangailangan, you continue to provide. Like, hallelujah, the God who ministered, the God who knows our need, and the God who will supply all our needs. Thank you, Jesus, for your word today. Hallelujah, and we will live and we will receive it in Jesus' name with meekness. Hallelujah, in our hearts today. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you all. Hallelujah. And we see you again next Sunday at sa ating pong midweek Bible study. Happy anniversary po. Mamaya, nasa Taguig po ako sa anniversary po nila. Hallelujah. Sa pamamagitan po ng recorded video. So God bless you all. We love you so much. May the love of the Father, may the grace of the Son, and may the responsibility and the communion of the Holy Spirit be with you all. Hallelujah. May the good Lord bless and may He continually keep you. May the smile of heaven be upon you and may He be gracious to all of you. You are greatly blessed. You are highly favored and you are so deeply loved. Mahal na mahal po namin kayo sa pag-ibig ng Panginoon. Stay safe and remain blessed. In Jesus' name, amen.